What's up, everyone, and welcome back to another vlog with me, RD. And for today's video, guys, nasa kusina na naman tayo, as you can see, at tayo ay magluluto na naman. And for today, nag-crave kasi ako ng matamis at na-miss ko yung kalamay o yung malagkit. So, naisipan kong gumawa ng biko, pero dahil nasa ibang bansa tayo, nasa Dubai tayo, hindi tayo makakahanap ng ingredients tulad ng nasa Pilipinas, yung mga fresh ingredients. So, mag-i-improvise lang tayo yung pwede nating bilhin lang dito sa supermarket. So, ngayon, itatry natin yung easy way kung paano tayo gagawa ng biko. So, easy at murang paggawa ng biko. Are you all excited, guys? Samahan niyo ako at gagawa tayo ng dessert na biko. So, nandito, guys, ang ating mga ingredients. Unahan na natin sa malagkit. So ito, binili ko lang ito sa supermarket, sticky rice. And then meron tayong makapuno. So ito, kalahati na lang yung makapuno. So kailangan lang naman natin ng 1 cup of makapuno. And then kailangan lang natin ng 1 cup of brown sugar. At kailangan natin ng 2 coconut milk. So lulutuin muna natin yung malagkit, yung sticky rice natin, sa ating rice cooker. So, kailangan natin ng tatlong ganito kasi ito lang yung kasya sa ating rice cooker. Ugasan na natin yung ating rice. Ating hugasan, lalagyan natin siya ng coconut milk. So, ibuhos lang natin yung coconut milk. Siyempre, lahat ng Pilipino, ito yung ginagamit na panukat. So, tingnan natin kung sakto. So, kulang pa. So, ilagay na natin lahat. Tapos lagyan natin ng konting salt. Yan, mga ganyan lang. Yan, let's stir. And then lagay na natin sa ating rice cooker. So habang hinihintay natin itong iluto, iluto na natin ang ating natik sa gata. While waiting for the rice to be cooked, ang ipiprepare natin yung kanyang latik sa gata. So for this, kakailanganin natin ng, of course, non-stick pan. Siyempre, ayaw naman natin maghalo na dumidikit yung kanin sa pan. So kailangan non-stick. And then, yung ating mga ingredients na 1 can ng gata. 1 can ng gata. Tapos yung 1 cup of the makapuno. Hindi ko tinanggal yung liquid niya o yung syrup niya kasi pampalasa din yun. Tapos meron tayong 1 cup dito na brown sugar, pero dahan-dahan lang tayo dito kasi ititimplahan nyo pa. Kung gusto nyo na yung tamis, eh ma-adjust nyo pa dito sa sugar. Kasi ang makapuno natin is matamis na. Okay? So let's start. I-heat na natin yung pan. Low fire lang tayo. So, paghahaluin lang natin itong 1, 2, 3. Ayan, guys, kapag medyo kumukulo na siya, actually, nagsisimmer na, ilagay natin ilagay ang ating makapuno. At isunod na natin, guys, ang ating brown sugar. Kalahati muna. So, ito yung itsura niya, guys. So, ayan, kumukulo na siya. Nilagay na natin yung sugar, yung makapuno, tapos yung gata. Tapos, kailangan low heat lang siya, so low fire. Tapos, haluin nyo hanggang maging malapot. So, mamaya, makikita ko sa inyo yung tamang consistency para malaman natin kung luto na yung sauce niya o yung gata.
So yun guys, i-check na natin ang ating niluluto. At ngayon ay kumukulo na siya. At tinikman ko siya kanina at medyo kulang pa siya sa sugar para sa akin. So I will be putting the rest of the sugar dun sa kanina. Kasi kanina parang half lang yung nilagay natin. So ngayon, ilagay na natin lahat ng sugar. Okay. And then continue lang natin sa ating paghalo. So iko-continue lang natin ang ating paghalo hanggang magiging malapot na siya. Once na naging malapot na siya, so stop na natin. And then hintayin na lang natin maluto yung malagkit. Tapos pwede natin siya magsamahin. Okay. Hi guys, ito luto na ang ating malagkit. At luto na rin ang ating lagkit. So ilalagay na natin itong malagkit dito. At iluluto na natin ulit. Okay, transfer na natin ang ating malagkit dito sa ating batik. Ayan na siya guys. So, ihalo lang natin. At naghiwalay pala ako ng konti dito kasi itatoppings natin mamaya. Haluin na natin. Ayan, luto na ang ating kalamay o yung ating biko. So, ilalagay na lang natin sa kanyang container or lalagyan. Tapos, i-budbud na lang natin or ilagay natin ito na toppings. Ilagay natin sa container. Ayan na guys, tapos na ang ating pagluluto ng biko at nakagawa tayo ng isang malaki, kikira diba? At isang maliit na biko. Ito yung magiging dessert namin mamaya. Hopefully, nag-enjoy kayo at hopefully, natutunan nyo kung paano gumawa ng biko at gawin nyo na yan sa bahay nyo. Madali lang naman, makikita nyo yung mga ingredients sa supermarket. Mas masaya sana at mas masarap kung authentic or yung mga galing sa Pilipinas na fresh na ingredients. But for now, ito muna yung nakayanan natin. And hopefully, gawin nyo to sa bahay nyo para, you know, yung pagka-homesick nyo, yung pagkikrate nyo ng biko ko ay masatisfy din. Okay, hope you enjoy this video at marami kayo natutunan. Hindi na marami, hopefully natutunan nyo kung paano gumawa ng biko. So don't forget to like, share, and subscribe this channel, My Heart sa Tomato Vlog. Please, please, please subscribe and share this channel also sa mga kaibigan nyo, pamilya nyo, para dumami ang mga subscribers natin. Okay, so hanggang sa muli, Yela. Bye!